Hello, hello, followers and followers. Magandang hapon sa ating lahat. Ngayong hapon ay magbibigay tayo ng ikakaluwalhati ng ating Diyos. Mag-aral tayo ng kanyang banal na salita. At ang banal na salita na ito ay sa awit 56:3-4. Ayan yung paating pag-uusapan, ang ating tatalakayin na kaloob ng ating Diyos na kanyang salita. Bago tayo dumulog sa ating pag-aaralan, ay pumikit muna tayo at magbigay tayo ng opening prayers sa ating Panginoon. Yes, hallelujah Lord God, hallelujah Lord Jesus. Maraming salamat Panginoon sa hapong ito, O Lord God, na kami, O Lord God, ay patuloy na binibigyan mo ng kalakasan, O Lord God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng knowledge, wisdom, O Lord God, na ang aming pagbubulay-bulayang ito sa hapong ito, O Lord God, ay magtatamo sa aming isip. Yes, Father God, bago kami dumulog, O Lord Jesus, linisin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Linisin mo kami, Panginoon, sa aming pagkakasala, O Lord God. Sinadya man ito, O Lord God, o hindi sinadya, Panginoon, kami ay patuloy mong baguhin, Panginoon, kami ay patuloy mong linisin, Panginoon, at tulungan, O Lord God, na maitama namin ang aming mga nagagawang mga mali. Yes, Father God, sa'yo lang namin ito tinataas, O Lord God, ang lahat ng aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus, Jesus mighty name, amen and amen. Kaya ngayon, pag-aaralan natin yung kanyang salita sa Awit 56:3-4. Ang sabi niya dito sa Tagalog version, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ako ilalagak, pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitaway, pinupuri ko ng lubos. Tanging sa iyo, umaasat na nanalig ako, O Diyos. Sa tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Sa Tagalog po, sabi niya doon sa NIV, when I am afraid, I put my trust in you, in God, whose word I press. In God I trust, and I'm not afraid what can mere mortals do to me. Ayan, thank you so much, Panginoon, sa salita mo, Lord God. sabi niya dito, afraid, ano ba yung takot? Ito ay sitwasyon na kung saan tayo ay puno-puno ng kinatatakutan, which is normal kasi tayo ay buhay. At tao na may mga pagdadaanan na iba't ibang pagsubok sa buhay natin. Na kung tayo ay mahina, madali tayong bumagsak at madala ng kaaway. Kaya dapat alam natin na may Diyos tayo na lalapitan. Kasi kung hindi, madali tayong matangay ng depresyon sa buhay. At mahirap labanan ang sarado na ating isipan. Dito dapat nating ipasok yung faith, yung pagtitiwala natin sa ating Diyos. Tayong masasandalan, matatagbuhan natin, mapagsusumbungan. Napakasarap kasi, di ba, na may kakampi tayo sa hamon ng ating buhay. Yung faith na galing sa puso, hindi lamang sa nguso natin. Yung faith na nanggagaling sa puso natin at lagi nating iisipin ang ating aywala tayo. Yung wala ba tayong wala tayong magagawa, wala tayong matatago sa Panginoon, di ba? Dahil siya yung powerful God. Lukuhin na natin ang lahat, huwag lang ang ating Diyos na may alam ng lahat ng ating gagawin. Hindi pa natin ito nasasabi, hindi pa natin ito nagagawa. Nasa isip pa lang natin, alam na ng ating Diyos. Sinong taong makapagbibilang ng kanyang buhok? Wala. Diba? Kundi ang ating Diyos lamang. So, dapat nandyan yung in God whose word I press, 'di ba? Paniwalaan natin yung kanyang salita. Trust. Ano ba yung trust? Trust is believing na lahat ay kaya niyang gawin sa buhay natin. Siya ang ating Diyos, nakikilos na tayo'y pagpapalain, 'di ba? Pag tayo pagpapalain sa pagsunod sa kanyang nais. Sino ba yung mga binibigyan ng pagpapala? 'Di ba yung mga sumusunod? Mahirap gawin ang pagsunod, ngunit kung ito'y gagawin natin at ilalagay sa ating puso't isipan, si Lord ang gagawin ng kaparaanan niya para tayo ay mapalapit sa kanya ng lubusan. At ulit-ulitin natin ang kanyang mga promises, mga kuman sa kanyang salita. Hindi lang tayo sa promises nagtitiwala, bagkus sa kanyang kuman. Ano ba yung mga nais niya? Ano ba yung mga pinapagawa niya sa atin? Diba? Kasi madali ang maniwala, mahirap ang gumawa ng aksyon, 'di ba? So
Dapat balance lang lagi yan. Tapos, sabi niya doon sa Romans 8:31, na isa sa pinakapaborito din ng lahat. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pa ba ang laban sa atin? Wala na, di ba? Kasi ang kakampi na natin, ang hari ng mga hari, at ang ating Diyos ng kataas-taasan. Sino pa ba ang kalaban na kaya tayong tangayin, kundi ang ating sarili na lamang? Magiging babagsak tayo, hindi tayo magtatagumpay, kung hindi tayo lalapit sa ating Diyos na ating sandigan. Sabi din niya sa Psalm 27:1, "The Lord is my light and salvation. Who shall I fear? The Lord is the strength of my life. Who shall be afraid?" Magtiwala lang tayo lagi sa ating Diyos. Walang ibang dapat nating pagtiwalaan. Unang-una ang ating Diyos at ang ating mga mahal sa buhay. At mga taong nakapaligid sa atin, mga kapatiran natin na patuloy na nagtitiwala at patuloy na nananalangin na tayo mapabuti. Kaya lagi tayong magpasalamat sa ating Diyos sa kanyang pag-ibig. Yung pag-ibig na wagas, di ba? Napakasarap magbabad sa presensya ng ating Diyos. Napakasarap. Huwag nating tanggalin yung relasyon natin sa ating Diyos. Dahil ang ating Diyos, 24/7 yan na nakaantabay sa atin. 24/7 yan na naghihintay sa atin na ang pagtawag natin sa Kanya. Tulad ng isang mga magulang, di ba? Ang magulang hindi niya kayang bitawan ang kanyang mga anak. Hindi niya kayang pabayaan. Di ba? Pero tao sila. What more ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagbigay ng buhay sa atin maliban sa mga magulang natin. So pagtitiwala ang pinaka-importante sa buhay natin bilang Kristiyano, hindi lang sa buhay Kristiyano. Lahat tayo, open tayo, lumapit sa ating Diyos. Ikaw na lamang at ako ang kailangan magpakumbaba. Magpakumbaba sa ano bang kasalanan. Kasi pag nalinis mo yung kasalanan mo, itinaas mo sa Kanya, madali nang lumapit sa ating Diyos. Sobrang dali, kaibigan. Kaya ngayon, kung sa tingin mo, ikaw ay dumadaan sa pagsubok sa buhay at nabibigatan ka, tumawag ka sa Kanya. Hinihintay ka ng ating Diyos. Ang iyong pagtawag, ang iyong paglapit, hiyakapin ka ng ating Panginoon. Magtiwala ka, maniwala ka, may Diyos tayo. Diyos tayong mas malaki sa lahat. Kaya, kaibigan, alam ko na sa oras na ito, nandyan na yung basbas ng ating Diyos sa buhay mo. Lumapit ka, kaibigan. So ngayon, i-close natin ang ating mga mata at tayo'y mag-closing prayer. Yes, Father God, we thank you, Lord Jesus, sa iyong salita, O Lord God. Maiksiman, O Lord God, na pag-aaral ang na i-share, Panginoon, sa hapong ito, Lord God. Nandyan yung presensya mo, Lord God. Nandyan yung pagkilos mo, Lord God, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng nakikinig, O Lord Jesus. Patawad, O Lord God, at salamat sa kapatawaran, Panginoon. Alam ko, Lord God, nilindis mo na ang bawat isa, O Lord God, sa kanilang paglapit sa iyo. Yes, Father God, dalangin ko, Lord Jesus, na ang mga taong nakikinig ngayon, ang mga taong nanonood ngayon, Lord God, ay binuksan mo na ang kanilang puso at isipan, Lord God, na sila ay magtiwala sa iyo, Lord God. Hindi lang lamang sa kanilang paniniwala, O Lord God. Hindi lang sa kanilang sariling kapakanan, Panginoon. Bagkos sa iyo, O Lord God, sila nagtitiwala ng lubusan. Yes, Father God, lahat ng Panginoon, dalangin ko, Lord God, lahat, Panginoon, nang may karamdaman sa oras na ito, Lord God, ay hinipo mo na, O Lord God, na iyong mapagpalang mga kamay, O Lord God. Dalangin ko, Lord God, na ang sakit na yan, O Lord God, ay mawawaksi na, mawawala na in Jesus' name, by the blood of Jesus. Yes, Father God, I know, O Lord God, we know, Panginoon, na you are the great healer, O Lord Jesus. Yes, thank you, Lord God. We thank you for your guidance, O Lord God. We thank you for your love, O Lord God. We thank you, Lord God, for your mercy on us, O Lord God. Yes, Father God, we thank you. Salamat, Panginoon. Ito ang aming samot panalangin, O Lord God. Ikaw lang lamang, Panginoon, ang itinataas, Lord God, sa aming buhay. In Jesus' mighty name, amen and amen. Salamat sa bawat isa. God bless everyone.